Para po sa mga balak maghanda ng hamon at lechon ngayong holiday season, tumaas na po ang presyo ng hamon at karning baboy sa ilang pamilihan. Pero sa kabila nito, nilinaw ng isang grupo na sapat naman ang supply ng karne sa bansa. Si Clezel Pardilla sa sentro ng balita, live. Angelique, sapat naman daw ang supply ng baboy ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, pero tumaas na ang presyo ng karneng baboy at ng hamon. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 200 hanggang 300 pesos ang presyo ng kasim. Pumapalo naman hanggang 400 pesos ang per kilo ng liyempo. Paliwanag ng ilang nagtitinda sa trabaho market sa Maynila. Sa ngayon po kasi dahil malapit na magpapasko, tumataas na po ang baboy ngayon. Tulad ngayon, tinaasan na kami ng 10 piso. Ang dating sabit ulo naman is 250, ngayon 260 na. Ganun. Todo tipid tuloy ang ilang mamimili. Usually 2, ngayon 1 na lang. Na? Ng kilo. Bakit po? Eh, mahal na eh. Nagmahal na rin ang presyo ng hamon na paboritong handa sa Pasko at bagong taon. Sa sikat na tindahan na ito sa Quiapo, Maynila, tumaas ang 40 hanggang 60 pesos ang presyo ng hamon. Ayon sa nagtitinda, sumipa kasi ang presyo ng raw materials at sangkap sa paggawa ng ham. Pero sabi ng Pork Producers Federation of the Philippines, sapat ang supply ng baboy. Bukod sa lokal na produksyon, may 110 million kilo anilang frozen meat. Masyado raw mataas ang umiiral na presyo sa baboy, gayong 160 hanggang 180 pesos lamang ang farm gate price. Hinihikayat ang Pro Pork ang DA na maglagay ng suggested retail price sa baboy at bantayan ang presyo ng imported pork na mababa naman ani ang presyo at dapat maramdaman ng mga consumer. Maabot ng 400 ay napakamali niyan sapagkat kung ang aming benta ay 170 pesos ang average ng farm gate price, dapat dadagdagan mo lang yan ng 120 pesos per kilo. 60 pesos sa trader, 60 pesos sa retailer. Dapat 290 lang yung laman at kasim. So kung liyempo, dapat mga 330 to 350. Kung yan ay umaabot ng 400, merong problema. Merong ika nga ay nagsasamantala. Angelique, bukod dyan, hinikayat din ng Pro Pork na huwag nang i-extend ang Executive Order 10 o yung mas mababang taripa sa baboy na ngayon ay nasa 15% to 25%. Hiling nila ibalik na yung dati na nasa 30 to 40% tariff para sa mga imported pork para mas lumakas yung loob ng mga nag-aalaga ng baboy dito sa ating bansa na magparami ng produksyon at mas magmura pa ang presyo ng lokal na baboy. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Clezel Pardilla.